ABS-CBN, in the service of the Filipino. Sa ulo ng mga nagpapanggang balita, petisyon para pumabayin ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Baguio patuloy na isinusulong. Mayor Mauricio Dumogan tutol sa 14 pesos na pamasahe sa jeep. Limang kandidato sa Baguio tabla ang boto, desisyon na uwi sa bunutan. Natalong kandidato sa pagkapunong barangay sa Baguio, nagpila ng election protest, kalaban lamang lang ng isang boto. Magkaroon po ng hustisya. Pamilya Erigel nananawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte para mapabilis ang pagresolba sa pamamaril sa dating mambabatas. Pagpapalago ng kita sa Tinawon Rice, nakikitang solusyon sa preserbasyon ng rice terraces sa Ifugao. Kayaking isinusulong na panibagong atraksyon sa Abra. At Edward Fulayang muling sa sapag sa international fight. Sa ABS-CBN News Center Baguio, ito ang TV Patrol Northern Luzon. Naimbag ng malem mga kapamilya, kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa Hilagang Luzon. Tutol si Baguio City Mayor Mauricio Dumogan sa panukalang itaas ang pamasahe sa jeep. Nagpapatrol, Marian Reyes. So I am suggesting that they form a legal entity. Noong Martes, nagsimula na ang public hearing kaugnay sa pagtataas ng pamasahe sa jeep sa Baguio at Benguet. Mula 8 pesos and 50 centavos, gagawin itong 14 pesos. Nakita rin namin sa aming komputasyon na talagang yun ang 14 pesos ang nararapat na pamasahe dito sa Baguio upang matugunan naman ang mga sweldo ng mga chopper natin at saka makarecover din naman sa mga gastusin sa mga sasakyan ang ating mga operators ng jeepneys. Tutol naman si Mayor Mauricio Dumogan sa panukala ng mga driver at operator. Medyo nga, kasi tingnan mo yung minimum wage. Yung minimum wage, wala pang 300 per day. Twice na sasakay ka in one day, that's about 30 pesos already. Nananawagan siya sa Department of Transportation na pag-aralan itong mabuti. I hope that the concerned agency compute nila yung increase ng fuel. See, in fairness also to the operators and drivers, gusto at hindi natin nag-increase yung fuel. And then yung take-home pay ng isang tao, generally, general average, para on that way, they can determine ano ba ang reasonable. Bagay na sinang-ayunan ng ilang taga-Baguio. Hindi po kasi po yung mga ibang sityente, konti lang po yung allowance sila. Tapos po pag dinagdagan pa po nila, baka po makulangan na po yung allowance sa mga ibang estudyante po. Wala magawa, yun ang sinabi. Kami lang sumusunod lang. Kasi malapit lang din naman kami, Terry. 14 pesos, mahal na yun. Magsasagawa ng pangalawang konsultasyon tungkol dito. Marian Reyes, ABS-CBN News. Nasa unang pagbasa na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas para makontrol ng Department of Energy ang presyo ng petrolyo sa bansa. Paraan din daw ito para mapababa ang presyo ng petrolyo sa Baguio City. Nagpapatrol, Micaela Ilaw. Nitong nakaraan, tumaas sa 63 hanggang 65 pesos ang presyo ng produktong petrolyo sa Baguio. Base sa naging pag-aaral ng Committee on Energy ng Kongreso, sa buong bansa, Baguio ang may pinakamataas na presyo ng produktong petrolyo. Kung ikukumpara ang presyo ng petrolyo sa Baguio at La Union, mas mataas ng 5 hanggang 10 piso ang petrolyo sa lungsod. Halimbawa, may nagagas ako sa Big 3, pero nagdadagdag din ako ng konti dito.
Bakit, sir? Bakit di? Hindi, kasi medyo mas mura, ganun. Una nang nagsumite ng petisyon sa Kongreso si Baguio Congressman Mark Go para imbestigahan kung bakit mataas ang presyo ng petrolyo sa lungsod. Paliwanag ng mga oil company, mataas ang presyo ng petrolyo dahil paakyat ang biyahe ng mga oil delivery truck. Dagdag pa kasi sa gastusin ang maintenance ng mga sasakyan. Walang positive response on this. But we are giving them another chance during the next hearing natin para mag-respond dito sa ating request in our resolution. Nagsumite na lang si Congressman Go ng House Bill numbered 7352 o batas para amyendahan ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Walang power ang Department of Energy to stop this. Ano? So what we wanted here in this proposed bill natin, yung House Bill 7352, is to give the Department of Energy additional power to set the maximum limit. Nasa unang pagbasa na ang panukala na isumite na ito sa Committee on Energy ng mababang kapulungan ng Kongreso. Micaela Ilao, ABS-CBN News. Patuloy na inireklamo ng mga residente ang mabahong amoy na dumadaloy mula sa kanal ng dating Irisan dump site. Nagpapatrol, Melinda Ramo. Noong Abril, nag-inspeksyon ng ilang opisyal ng Tubabenguet at Baguio City sa dating Irisan dump site. Nireklamo kasi ng mga residente ng Tadiangan, Tuba ang mabahong amoy na hinihinalang nang galing sa dating basurahan. Nasa 400 residente ang apektado. Sa nakaraang inspeksyon, giniit ng General Services Office o GSO ng Baguio na wala naman daw wash water o leachate mula sa dating Irisan dump site na ngayon Irisan Central Materials Recovery Facility, Environmental Recycling System o Irisan Central MRF-ERS na. Dito na pinoproseso ang mga nabubulok na basura. Sa kabila nito, nangako ang GSO na gagawa ng leachate pond o isang lugar kung saan may ipon muna ang katas ng basura at linisin muna bago dumaloy sa kanal. Pero matapos ang isang buwan, apektado pa rin ang mga residente ng mabahong amoy. Tanghali at saka hapon sa umaga. Hindi maintindihan ng amoy, halo-halo kasi mama. Itong pader na ito ang pader ng dating Irisan dump site. Makikita naman natin ngayon na may tubig na dumadaloy mula dito. Kung andito ka, maamoy mo na amoy basura nga talaga ito. Ayon sa GSO, ginagawa naman na nila ito ng paraan. Nahihinukay na si engineer na ano, gagawa kami na ano, nagpadala kami ng mga scrap na iron para gawin nating parang septic tank. Nagsagawa na sila ng flushing para mahugasan ang mabahong amoy nito. Melinda Ramo, ABS-CBN News. Nakikita ang solusyon sa preserbasyon ng rice terraces sa Ifugao ang pagpapalago ng kita sa tinawon rice. Magbabalik sa report, Melinda Ramo. Ito ang batad rice terraces sa Ifugao. Tinatayang nasa 2,000 taon na ang mga ito. Pero ngayon, sira na ang ilang bahagi nito. Pahirapan ang preserbasyon. Hamon din kasi nahikayatin ang bagong henerasyon na magsaka sa mga palayan. Isa sa nakikitang solusyon ay ang pagtataas ng market value ng heirloom rice na naiproduce sa Batad at Hungduan rice terraces. Kapag tumaas ang demand sa heirloom rice at tumaas rin ang kita, may hikayat muli ang pagtatanim sa lugar. Isa si Mila sa ilang nagtatanim pa sa rice terraces. Yung rice namin dito is organic talaga. 60 to 80 pesos kada kilo ang benta ng kanilang bigas. They don't make enough money to support their livelihoods. They told us that working in the rice terraces is very hard. Kaya naman, nagsama ang 2 international organizations para matulungan sila. Ang United Nations Mountain Partnership, isang grupong naglalayong tulungan ang mga komunidad sa kabundukan, at Slow Food International, isang non-profit organization na nais isulong ang pagkaing maganda sa kalusugan at kapaligiran. Binisita ng kanilang grupo ang Hungduan Rice Terraces at Batad Rice Terraces sa Ifugao para malaman kung paano nila matutulungan ang mga magsasaka. What is special about the rice, not only is the quality of the rice itself, the taste, their collective qualities, but also the fact that, as you can see, it supports an ecosystem which is very important and which is beautiful, and it is the work of the farmers. The boys is the one going to the mountain and they will go to hunting. Okay. And the
mas epektibong marketing ang isa't nakikitang paraan. We have developed together with Slow Food a what we call a narrative label, a label that tells the story of each specific product. Makakatulong daw ito para makilala ang heirloom rice sa national at international market. Bentahe daw ang kultura at tradisyon na kaakibat ng heirloom rice. After this, mag-present sila sa LGU Banawi and then pag-usapan namin lahat. Hinihikayat din ang immersion sa mga turista para makatulong sa preserbasyon at maranasan din nila ang pagtatanim sa hagdang-hagdang palayan. We are very grateful that there are some tourists coming in and help with the local people po in terms of the local farming production, local terraces restoration. Para sa akin is napakaganda yun kasi kahit sino naman gusto nating may preserba kung ano yung nakikita natin na napakaganda ngayon. Kung interesado, maaaring makipag-ugnayan sa mga may-ari ng homestay na inyong tutuluyan. Melinda Ramo, ABS-CBN News. Apat ang naitalang insidente ng vote buying sa Cordillera sa katatapos na barangay at SK elections. Naging tabla naman ang boto ng 10 kandidato sa pagkakagawad sa Baguio. Nagpapatrol, Micaela Ilaw. Tapos na ang eleksyon sa halos lahat ng lalawigan sa Cordillera. Sa tala ng Commission on Elections, apat ang naitalang kaso ng vote buying na nai-report sa ahensya. Isa sa Ifugao at tatlo sa Abra. Si Michelle mula Abra, di raw tumatanggap ng pera sa mga kandidato. Kasi hindi mo naman alam kung sinong boboto mo, kung sinong gusto mo. Kapag nakatanggap ka ng mga ganyan. Wala pang nahuhuli sa mga inireport. Patuloy naman daw ang investigasyon. Base sa COMELEC, wala pa silang nahuhuli sa mga nai-report sa kanila. Base sa Election Code of the Philippines, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbili ng boto. Posibleng makulong ng 1 hanggang 6 na taon ang mahuhuling lalabag dito. Sa Baguio City naman, hindi pa tapos ang proklamasyon ng lahat ng mga nagwaging kandidato. Meron pa kasing mga kandidatong tabla ang boto, kaya nagkaroon muna ng tiebreaker. Ang naglaban sa huling pwesto sa pagkakagawad sa General Luna na sina Angelito at Jane, smiley face at sad face ang naging basehan. Kung sino ang makabunot ng smiley, siya ang panalo. Open! Open! Go! Open! Si Angelito ang nanalo. Dinasal ko kasi na ako saan na. Ito lang yung binigay sa akin ng Diyos. Talagang para sa akin. Talagang ganyan ang laro. Parang kumbaga walang sama ng loob kasi try and try. Just to ensure na walang question dun sa breaking of ties natin, we stick to the policy of breaking it through trolls. Sa kabuuan, 10 kandidato sa iba't ibang barangay sa Baguio ang naging tablang bilang ng boto. Kara Cruz o coin toss ang naging tiebreaker ng ilan. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. Humiling ng recount ang outgoing barangay captain sa Baguio. Isa lang kasi ang lamang na boto ng kanyang kalaban. Nagpapatrol, Melinda Ramo. Sa may mga precinct na classroom. Isang boto lang ang lamang ng kalaban ni Carlo Dumogan sa pagkapunong barangay sa Dominican Mirador, Baguio City. Ang resulta ng halalan, hindi niya tanggap. Kaya naman, magpipila siya ng isang election protest sa korte para magsagawa ng recount sa kanilang barangay. Sari-sari daw kasi ang irregularidad na kanilang napansin. Meron po yung mga pangalan ko na inilagay sa kagawad na posisyon. Imbes na sa punong barangay, ininvalid po dun sa akin, sa precinct na yon. Doon sa kabilang precinct naman, yung pangalan ng kalaban kong si Remedios Laygo, nilagay din sa kagawad na posisyon, 2 beses pa, binalid sa kanya, kinount sa kanya. Di ba po, hindi po ba... Hindi naman tama yon. Ang kanyang katunggali, ang dating kagawad na si Remedios Laygo. Naging punong barangay na siya ng Dominican Mirador simula 1982 hanggang 1990 at mula noong 2002 hanggang 2013. Ano ba yung irregularities na sinasabi niya? Wala ako doon nagbibilangan. Handa naman daw siya kung magkakaroon ng recount.
Ayon sa COMELEC, pwede naman ito. Yung pong election protest, it is filed within 10 days from date of proclamation. Any question on the irregularity, yung pagbilang ng mga balota, yung kanyang tabulation, at saka appreciation of ballots. Ngayong araw ay magsasampa na ng reklamo si Dumogan sa Municipal Trial Court. Ngayong eleksyon, siya ang kauna-unahang nagpila ng election protest sa Baguio at Benguet. Ang korte ang magdedesisyon kung magkakaroon ng recount. Melinda Ramo, ABS-CBN News. Obligado ang mga nanalong sangguniang kabataan na sumailalim sa training bago maluklok sa pwesto. Paalala naman ng COMELEC sa mga kumandidato, magsumite ng listahan ng mga nagastos at natanggap na donasyon. Nagpapatrol, Chomar Bautista. Masaya si Levi na muling nabigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na mamuno sa barangay. Pero nakikita natin na magiging paraan, daan ang SK para mabago natin yung sistema ngayon, lalo na sa services towards the youth. Isa si Levi sa higit 327 sangguniang kabataan na magsisilbi sa Baguio. Pero bago umupo sa kanilang mga pwesto, obligado silang dumalo sa gagawing training sa University of Cordillera sa May 22 hanggang 24. Para makadalo sa nasabing training, kailangan munang magtungo sa DALG Field Office ng munisipyo para kumuha ng pre-registration form hanggang Biyernes. Sa buong Baguio City, 7 barangay lang ang may kumpletong lineup ng sangguniang kabataan. 8 barangay ang walang sangguniang kabataan at 1 barangay ang walang SK chairman. Ayon sa DALG, noong mga nakaraang taon, nagsagawa ng special elections para mapunan ang kulang ng mga posisyon. But recently, when we went to Subic, ang sinasabi ni Secretary Anyo is they're looking into the possibility of appointing yung mga vacancies. Pero wala pa raw pinala na pag-usapan tungkol dito. Posible kasing italaga na lang ng DALG ang mga kulang na posisyon. Pinapaalalahanan naman ng COMELEC ang mga tumakbong kandidato na naluman o natalo na magsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE o mga nagastos sa kampanya. Sa batas kasi, 5 piso kada registered voters lang ang pwedeng gastusin sa kampanya. Base sa Section 14 ng Republic Act 7166, hindi maaaring maluklok sa posisyon ang kandidatong hindi nagsumite ng SOCE. Diskwalipikado na rin sa pagtakbo sa anumang posisyon sa mga susunod na eleksyon. Hanggang ngayon, wala pang nagpipila ng SOCE sa Baguio City at Benguet. Sa June 30 ng huling araw ng pagsusumite nito. Chomar Bautista, ABS-CBN News. Kinaalalahanan din ng COMELEC ang mga kumandidato na tanggalin na ang kanilang mga campaign material. Nagpapatrol, Marian Reyes. Noong nakaraang linggo, kahit saan tumingin, puro campaign posters ang makikita. Pero ngayon, iilan na lang ang natira. Lahat yung mga campaign material na pinatanggal ko. Ang punong barangay ng Rizal Monument Area, agad daw pinatanggal ang campaign materials. Wala na po, natanggal na lahat. 12 o'clock ng 12, wala na po, pinatanggal ko na po lahat. Nakasaad kasi sa COMELEC Resolution No. 10294, 5 araw pagkatapos ng eleksyon, dapat tanggalin na ang election materials. So after they monitor it, may kita na meron pa, magbibigay ang election officer ng notice that they should remove it within 3 days. Nire-record din daw nila ang mga di sumusunod. We keep a record of this na sila yon, and it is presumed na yung kandidato yon kasi nakalagay naman yung name niya. So pag nag-order na or nag-authorize na ang law department to prosecute them for violation ng election laws, gagawin po namin. So sana tanggalin na lang nila agad. Maaaring magmulta ng 1,000 hanggang 30,000 piso ang mahuhuling hindi nagbaklas ng campaign materials. Maaari ding madiskwalipika sa pagkakaluklok sa posisyon. Ang mga nakumpiska ng COMELEC na campaign materials sa Operation Baklas, ibinigay na sa General Services Office o GSO para i-recycle. Pero sa atin ni Chit, ipunin mo na nila. And siguro later on, siguro baka yan rin for recycling. Planong ibigay ang mga ito sa mga grupong gumagawa ng iba't ibang material mula sa mga tarpaulin. Marian Reyes, ABS-CBN News. Mawawalan ng kuryente bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Katingil, Kato, Kaliking, Phuket, Kadian, Tukdak, Bual, Binto, Poblacion, Soe, Cabayo, Nagoy, Danas, Bida, Bajangbang, Bahong, Enaba, Pasdong, Tiangan, ilang bahagi ng Pingit at ilang bahagi ng Sentral Gisad,
ilang bahagi ng Camp 7 Baguio City, ilang bahagi din sa Middle and Lower Rock Quarry, ilang bahagi ng Upper Gibraltar Baguio City, Karayan at Baayan o Cavitogon. Mawawalan din ng kuryente sa Sabado mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Wagner Road, Greenwater, Baguio City. Nananawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pamilya Rigel para mapabilis ang pagresolba sa pagpatay kay dating Congressman Eufranio Erigel. Nagpapatrol, Justin Aguilar. Humarap na sa media ang pamilya ni dating 2nd District Representative Eufranio Franny Erigel ng Agoo, La Union. Malungkot nilang ibinalita ang pagpanaw ng isa sa walong nasugatan mula sa pamamaril. Driver ito ni Erigel. Patrick Manabat, a supporter of slain former Congressman Eufranio Franny C. Erigel, MD of the 2nd District of La Union. Succumbed early this morning to gunshot wounds. Base sa report ng mga pulis, nakilala ng mga gunmen si Manabat at pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala ito sa La Union Medical Center at inilipat sa Ilocos Training and Regional Medical Center para operahan. Inilipat ito sa ICU pero binawian na rin ng buhay madaling araw kahapon. May panawagan ng pamilya Erigel kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sana po, President Duterte, tulungan niyo po kami dito. Have mercy po sa amin kasi po we are grieving ngayon sa pagkawala ng isang leader. Sana magkaroon po ng hustisya. Naniniwala ang pamilya na politika ang motibo sa likod ng krimen. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Agoo PNP ang isa sa mga suspects sa pamamaril na si Felizardo Villanueva alias Rambo. Tumakbo siyang barangay captain sa Kapas sa Agoo pero natalo. Hinihinalang marami pa siyang kasabwat. Hindi naman mapigilang maluha ni Helen habang inilalahad ang kanyang mga nasaksihan noong Sabado. Siya ang MC sa Meeting de Avance kung saan pinagbabaril si Erigel. Ibinahagi niya ang mga larawan bago nangyari ang pamamaril. May narinig akong biglang bang, ganun, parang paputok. Lumingon ako. Ang akala ko, paputok lang yun. Yun pala, pinagbabaril na si Kong. Yun, nasaksihan ko kung paano siya binaril hanggang sa napahiga na siya. Tapos itinutok pa sa kanya yung baril. Dalawa sa kanya mga kaanak ang nasugatan sa pamamaril. Ang isa, 6 na buong bundis. Sa ngayon, 5 na lamang ang sugatan na naka-admit sa ospital. Lahat sila malayo na sa panganib ang buhay. Sa Linggo, magkakaroon ng prayer vigil sa harap ng munisipyo ng Agoo para sa dating mambabatas. Sa May 26 naman ang kanyang libing. Justin Aguilar, ABS-CBN News. Sa pool sa CCTV camera, ang pagtakas ng lalaking tumangay sa bag ng isang guro. Laman ito ay iba't ibang dokumento ng paaralan at 1,000 pisong halaga ng cheque. Nagpapatrol, Marian Reyes. Pauwi na sana ang gurong si Wilbur sa Mancayan, Benguet, bandang alas 10:30 ng umaga kahapon. Galing siyang Baguio para kunin ang mga gamit ng kanilang eskwelahan sa Department of Budget and Management. Nang nasa terminal na ito ng Dangwa, umalis ito saglit para kumain at iniwan ang bag sa jeepney dahil sa dami ng kanyang bitbit. Pero pagbalik niya, wala na ang bag. Iniwan ko yung bag ko din sa loob ng jeep tapos umalis lang ako saglit. Tapos yun nga, sabi nung conductor, may pumasok din daw na parang pinalitan lang ako na sa loob tapos nagpakilala siya na kakilala daw ako tapos kukunin na yung bag. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking naka-jacket at naka-sombrero na nakaupo lang sa hintayan ng mga pasahero. Tila nag-aabang at palingalinga. Maya-maya pa, makikita na lang ang lalaki na tumatakbo papaalis ng terminal. May dala-dala itong bag. Sa kuha ng iba pang CCTV sa lugar, nagpasikot-sikot ito sa maliliit na eskinita hanggang sa tuluyang nakalayo na sa terminal. Ayon kay Wilbur, ito ang kanyang nawawalang bag na naglalaman ng iba't ibang dokumento sa paaralan, mga ID at 100,000 pesos na halaga ng cheque. Ang munos niya na salisi. Ang problema, hindi natin mamukhaan, hindi man natin alam yung pagkataon nito. Sana kung sinong makapanood ng itong CCTV footage,
ipagbigay alam. Nananawagan naman si Wilbur sa nanguhan ng kanyang gamit. Hoping maibalik na yung mga school documents kasi mahirap yung pag-reconstruct ng mga yon. Sana man lang, pati yung mga valid IDs. Bilin ng mga pulis, laging ingatan ang mga gamit, lalo na sa matataong lugar. Marian Reyes, ABS-CBN News. Nag-umpisa na ang paggulita ng Ramadan ng mga Islam. Sa Baguio City, panalangin ng mga kapatid nating Muslim ay matigil na ang diskriminasyon. Nagpapatrol, Micaela Ilaw. Ngayong araw ang umpisa ng Ramadan ng mga Muslim. Sa Ramadan, isang buwang mag-aayuno ang mga Muslim. Bawal ang pagkain, pag-inom ng alak at tubig at paninigarilyo mula madaling araw hanggang gabi. At hindi lang naman ito ipinag-utos sa panahon natin ngayon ng mga kamusliman, kundi ito ay inutos din sa mga naunang mga propeta. Sa paggunita ng Ramadan, layo ng mga Muslim na mas paigtingin ang kanilang disiplina sa sarili, pamahagi ng tulong sa kapwa at pagbabasa ng Quran. Magbigay kayo ng malaking zad or tinatawag na baon para sa umma natin. Kasi tayo ang lakas ng umma, ng nasyon natin, nasyon na Islam. Ilan pa sa mga importansya ng Ramadan ay ang cleansing o paglilinis. Una-una, nababawasan po yung pagiging, ang tawag dyan, pagiging magustuhin namin sa anumang bagay, temptation. Sa Ramadan, 5 beses nagdadasal sa isang araw ang isang deboto. Ilan daw sa kanilang pangunahing dasal ay kapayapaan at matapos na ang diskriminasyon, lalo na sa kanila. Unawain po natin kasi the more na hindi natin inaalam ang paniniwala ng ating kapwa, ng ating kapitbahay, ng ating kaibigan, ay hindi natin mapipigilan yung pagkalat ng discrimination. Pero pag inaalam natin ito, ay naiiwasan natin. Sa subject na Arabic Language, Islamic Values Education o ALIVE na itinuturo sa mga bata ngayon, layo na mapalawak ang kaalaman ng mga bata tungkol sa Islam at matuturuan din sila ng tamang asal. Sa Baguio City, itinuturo sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang nasabing asignatura. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. Inulan ng maliliit na tipak ng yelo ang La Trinidad Benguet kahapon. Nagbabalik sa report, Micaela Ilaw. Nasa 17 hanggang 22 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio at La Trinidad. Mataas ang naging sikat ng araw. Pero bandang hapon kahapon, biglang umulan sa La Trinidad Benguet. Di ordinaryong patak ng tubig ang bumagsak, kundi mga maliliit na yelo. Malakas po na pagbuhos ng ulan. Kasabay nito yung may sinlaki ng butil ng mais. Namangha ang ilang residente. Nagulat nga ako, kaya pumulat ako. Nitong nakaraang Abril lang, umulan din ng yelo sa bayan ng Atok Benguet. Pero nasira nito ang mga pananim ng ilang residente. Una nang sinabi ng PAGASA na dahilan ng pag-ulan ng yelo ay mainit na panahon. Kaya yung lamig umakyat yan sa atmosphere, may nagpo-form na cumulonimbus na tinatawag. Yun yung sa loob nun, pag parang kung magasa prutas, pag nahinog yun, mayroong formation ng hailstorm doon. Posible pang maranasan sa ibang lugar ang pag-ulan ng yelo kapag nagpatuloy ang mainit na panahon. Sa Hunyo mag-uumpisa ang panahon ng tag-ulan. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. Magbabalik sa international arena ang pambato ng Pilipinas sa mixed martial arts na si Edward Fulayang. Kailangan daw niya itong maipanalo para magkaroon ng pagkakataong sumabak sa title match. Nagpapatrol, Marian Reyes. The featherweight champion, Nguyen. Matapos ang kanyang pagkatalo kay Martin Nguyen noong Nobyembre para sa one lightweight title.
Agad bumalik sa pagsasanay si Edward Landslide Palayang. Ngayon, matapos ang 6 na buwan, muli siyang sasabak sa One Unstoppable Dreams na gaganapin sa Singapore. Makakaharap niya sa undercard si Karon Atlangrie mula Russia sa lightweight division. Si Atlangrie ang pang-25 makakaharap ni Palayang sa kanyang professional MMA career. Pinaghandaan daw itong mabuti ni Palayang. Kilalang grappler daw ang kanyang makakalaban. Siyempre, hindi rin natin ina-underestimate kasi he's a fighter who had 11 wins and no loss. So it will be an interesting fight for the fans to catch. Nasa Singapore na ngayon sina Palayang. Tapos na raw ang maduong training nito at pinapanatili na lang ang kanyang timbang para sa kanilang weigh-in na gaganapin naman sa Webes. Ayon sa kanyang coach na si Mark Sangyao, kailangan maipanalo ngayon ni Palayang ang laban. Kailangan niyang manalo ngayon para, and hindi lang manalo siya na impressively para ibigay ulit sa kanya yung title fight sa susunod niyang laban kung I-impress yung ones tsaka yung mga fans sa kanya. Excited naman na ang mga taga-Baguio at hangad na muling makita ang tagumpay ng kanilang iniidolo. Sana makabawi siya kasi maraming mga fans dito sa Cordillera ang nananabik sa kanyang laban ulit. At syempre na manalo ulit. At sana manalo siya ng maganda. Via knockout sana. Paggalingan niya ulit para manalo ulit siya. Para yun best niya ibigay niya lahat ng laban niya para sa kanya. Sana manalo siya para merong ipagmalaki yung ibang bansa sa ibang bansa din, di ba? Sa Biyernes na gaganapin ang pinakaaabangang laban. Marian Reyes, ABS-CBN News. Para sa mga nais ng kakaibang trip ngayong summer, bakit di subukan ang kayaking sa Banggued Abra? Nagpapatrol, Micaela Ilaw. Mataas man ang sikat ng araw pero sa mga taga-Abra, may pampawi naman sa mainit na panahon. Bagong atraksyon ngayon ang kayaking sa Abra River. 30 minuto ang aktibidad. Mag-enjoy sa mga reefs o alon ng ilog sa mga bato. Ang turista na si Carl mula Visayas, nag-enjoy sa pagkakayak. May malakas yung flow ng tubig. Tapos may malakas na alon dun sa gitna. Tapos kailangan mong pumunta doon para lang mag-flow ka. Ang foreigner naman na si Dave, 3 beses na itong sinubukan. Once you get out on the river, everything just goes quiet. You can hear the wildlife, you can hear the river. You just enjoy nature. Enjoy daw siya sa lalawigan dahil sa iba pang mga pasalan. 10 buwan na itong nananatili sa Abra. There's still so much to see. And Abra is new on the tourism scene. For some reason, Filipino tourists don't want to come here. Ayon sa tourism consultant na si George, una nilang sinubukan ang kayaking noong nakaraang taon matapos bumisita ang mga British national na turista. Dito kasi sa Abra, mahaba itong kwan eh. It's around, siguro maybe around 60 kilometers ang Abra River. So yun yung special. Pwede mong i-traverse ito, it will take you 4 days. Paliwanag naman nito, medyo malabo lang ang tubig dahil malapit na ang tag-ulan. Sa mga gustong mag-kayaking, maaring magtungo sa kanilang tourism office sa Banggued. 150 pesos lang ang halaga kada 30 minuto. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. At yan po mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.